Yung mga parakit natin, oh. Walang tigil po sa pagdami yung ating mga ibon dito. Yan po. Daming inakay. Yung andito, yung apat, oh. Yan, oh. Dahil masikip yung itloga natin, hindi tumubo yung pakpak sa isa, oh. Yan po ang resulta, mga kaprobinsya, basta maliit lang na paitlogan. Kaya pinalitan natin sila ng mga paitlogan. Instead na bunga ng iyo, yung bao, bukong, pinalitan natin ng mga plywood. Yan. At effective naman yung plywood, mga kaprobinsya, kasi malaki siya. Hindi sila katulad ng niyog. Yan, oh, kasikip. Matanggal yung mga balahibo nila. Lalo na pag marami yung kuan, inakay. Dito tumalo na. Wala nang laman. Effective yung ginawa natin ng mga pitlugan sa ating mga ibon dito. Pero mas gusto sa nilang mag-itlog doon sa nilagay natin na niyog, bunga ng niyog. Pero maliit lang, hindi siya maganda, basta marami yung inakay natin ng ibon. Araw-araw po, binigyan po natin sila ng azula para makasipid tayo ng kunti sa pagkain nila. Kasi napakamahal po yung pagkain sa ating mga ibon. Tapos pag hindi natin sila pakainin ng mga azula, puro fish yung kainin nila. Ang napapansin po namin, pag bigay kami ng azula sa kanila, natagal maubos yung canary mix na ibigay namin. Ops, yala, yala. May nagtanong po tungkol sa ating silage, mga kaprobinsya. Yan na po. Wala na kaming silage, naubos na. Pero ito po yung nakatulong sa amin sa mga nakaraang linggo po. So, ubos na, oh. At masasabi ko po na success po yung ginawa natin na silage. Yan. Kakaunti lang yung nasira, kakaunti lang yung nabulok. Yung may nabulok, yung andun lang sa gilid. Yung hindi siya na kumpak ng husto. At ang gagawin namin dito sa aming bunker, matibayin namin to kasi medyo hindi siya masyadong matibay. Nag-crack yung kilid ng kinumpak namin ng husto. Tapos balak ko sana na magdagdag ng isang bunker. Pero sa ngayon, mukhang wala pang kwinta pag magdaglag tayo ng bunker kasi wala pa tayong mga napier na pwede natin gawing silage sa ngayon. Kasi yung mga napier natin dyan, mga maliliit pa. Dahil sa matinding init or dahil sa epekto ng El Nino. At yung mga baka natin dito, hindi naman sila masyadong namayat, mga kaprobinsya. Tingnan niyo po si Bitas, oh. Bitas. Siya po yung pinaka-agresibo natin baka dito. Maganda rin yung katawan ni Bitas. At hiyang po sana sila sa silage, mga kaprobinsya. At maganda ipakain yung silage. Kasi po, walang masayang sa mga napier natin. Yung mga matitigas na bagay, yung katawan ng napier na medyo matitigas na, kainin pa rin sa ating mga alaga. Hindi katulad pag bagong harvest, pag mga matitigas, hindi na kainin. Uy, natanggal yung busal sa ating holstein, oh. Tamad. Patayuin natin. Ayaw tumayo ng ating Holstein. Si Bitas, oh, malaki na mga kaprobinsya. Si Kungkong at si Doldol. Pero hindi po namin sila mapaliguan dito pag andito lang sila sa loob. Masikip yung area nila dito. Yan po yung Holstein natin, mga kaprobinsya, oh. Hindi pa masyadong mataba.
At sa ngayon, parang hindi po natin siya mapataba ng husto dahil sa kakulangan ng pagkain. Si Bitas, oh. Gwapo kay lawas. At malaki na siya mga kaprobinsya. Yan. Matapang lang. At yung balat niya. So, hintayin natin siya na umabot dito ng mga isang taon mula ngayon. Oops. Wala na tayong silage ngayon. Tigil na tayo sa pagpapakain ng silage sa kanila. Yung ipakain natin sa kanila, yung ating mga napier dyan. Nung dumating sila dito, tatlo po sila galing sa bakong. Ito si Kungkong, si Bitas, at yung isa si Dulbul. Yung pinakapangit sa kanilang tatlo, si Bitas. Pero ngayon, ang pinakagwapo sa kanilang tatlo, si Bitas. At ito, dito siya nagpatalo sa kanyang tsura. Napakagwapo din. Pero mas kwan lang siya. Hindi siya, mas maba lang siya compare kay Bitas. Sigit na yung busal ni Kungkong mga kaprobinsya, oh. Tanggalin na lang siguro yung busal niya. Magpatulong tayo kay Jojo. Gwapo kay panit si Kungkong. Pero yung isa, si Duldol, nipis yung katawan niya. Pero lumaki na rin siya. At matangka din siya compare kay Kungkong. Pero pag sa laki, pag ibinta natin, mas mapapansin to si Kungkong mga kaprobinsya. Dahil malapad yung katawan niya, yung balat niya maganda. Ipalabas natin sila para makita niyo po kung ano ang resulta. Palabasin natin sila mamaya. Yung si Kungkong at si Bitas. Ito si Kungkong, siya po yung pinakamabait na baka sa kanilang tatlo. Nakakaalil lang yung ating mga alaga dito. Pero pag tumagal yung El Nino mga kaprobinsya, iniisip ko po na yung mga dahon ng niyog, pwede natin yan ipakain yung mga palwa, balatan natin, tapos ihalo natin sa fins. Yun lang natin gagawin. Hanggang makakita naman tayo ng mga nag-harvest ng tubo dito. Kahit malayo, dayuhin natin, puntahan natin, para makakuha tayo ng pagkain para sa kanila. Magdala na lang tayo ng sasakyan. Si Kungkong at si Bitas, napakaganda sakyan. Sa tatlo nating baka na galing sa Dulul, siya yung may pinakamalaking bukol dito. Brahman. Yan. Brahman. Lami kayo sakay-sakayan dyan. At yung balat niya, oh. Excited po tayo sa kanilang dalawa na umabot ng mga isang taon mula ngayon para makikita natin kung ano ang resulta nila, gaano sila kalaki. Malampasan pa kaya nila si Pugi. Pero si Pugi, pag lumaki na yung ating baka na si Bitas, by December po yung target natin, ibinta natin siya. Isama natin si Pac Bones. Pag mapataba natin yung holstein natin, isama din natin siya sa pagbinta. Pero matagal pa. Ang target natin, this coming December. So, marami pang feeds ang kakainin sa ganyang katagal. Marami pang damo ang kailangan natin. Marami pang feeds ang kailangan natin para mapataba natin sila ng husto. Pero ito yung panglaban natin kay Limer, yung baka na to. Si Bitas. Parang, Si Kungko. Nandito lang, oh. Pero si Bitas. Pero gwapo kayo, gyapon. Bata pa to mga kaprobinsya. Nasa mga 14 months pa sila dito sa atin mula sa pagbili natin. Ang disadvantage lang, nabili natin sila ng mga bagong walay pa lang. So, base po sa ating experience dito mga kaprobinsya, pag mag-fattening tayo, hindi magandang bilhin yung mga baka na bagong walay pa lang pag fattening yung target natin. Kasi matagal. Disclaimer lang po, yung sinasabi ko, base lang po yan sa ating experience. Ang magandang bilhin, yung ganito kalaki na. Pero nangangailangan na po ito ng malaking kapital. Yan. Hindi na natin siya makilala noong una niyang dating dito. Yan po si Bitas. Guwapo. Sa ngayon po mga kaprobinsya, minsan
umabot sa isip ko na i-dispose yung mga alaga natin dahil sa kakulangan ng pagkain. Pero lugi tayo pag i-dispose natin sila ngayon. Ang gagawin lang natin dito, tsagain lang natin sila na pakainin ng feeds. Yun lang. Para makasurvive tayo dito. Baka next month may ulan na. At yung ating horse nito, medyo payat pa. At si Pak Bones, oh. May napapansin po ko sa ating lumalagang baka, mga kaprobinsya, oh. May lumabas sa kaning ari. Hindi kaya sa naglandi ulit. Pero hindi naman siya nag-ingay. Pakita natin to kay bro. Hindi kaya siya naglandi ulit, oh. Parang naglandi siya ulit, mga kaprobinsya. Buti na lang napuntahan natin. Pakasahan natin siya kay Pugi. Hindi pala siya nabuntis nung unang kasta, nung unang sampa. Tawag tayo ng backup para makasahan siya ni Pugi. Noong una po, nung naglandi siya, nag-ingay siya ng gusto. Pero ngayon, napakatahimik lang niya. Hindi siya nag-ingay. Okay lang daw ito, mga kaprobinsya, kahit may lumabas. Kasi hindi naman siya nag-ingay. Katulad din dati sa ating baka na pula, yung andon, nalala po namin, nang nabili namin siya, sabi po sa ating pinagbilhan na buntis daw. At nang dumating dito, nakita namin na may lumabas sa kanyang ari. So ginawa namin, pinakasahan natin ni Pugi. Nang nakasahan siya ni Pugi, buntis na pala siya. So ganun siguro yung baka, pag buntis, mukhang may mga lumabas sa kanilang ari. Ngayon palitan namin ng busal si Kung Kung. Sikip na, oh. Yan po, napalitan na siya ng busal. At palabasin muna natin si Kung Kung. Yan, si Kung Kung, oh. Kaya tayo. Yan po, mga kaprobinsya. Yung katawan ni Kung Kung. Murag baka na. Oh, sas. Ligo ko, ha? Yan po ang katawan ni Kung Kung, oh. Talon siya, oh. Kago barugas baka, oh. Bitas. Lari, ikot dong. Itubo, bitas, ha. Bitas ang sunod. Wala, namugtaw, oh. Standby siya na siya. Ikot sana dia daw. Yan po ang ating mga baka dito na mga magagandang klase.
palabasin natin sila paminsan-minsan para maka-exercise. Mas rigwapo mo rin sa muton sa? Hmm? Sauce! Sauce ka gwapo sa ating baka, oh. Grabe. Halibang pa ako nakatingin sa ating mga baka, mga kaprobinsya, oh. Para nakalimutan na natin yung gastos natin sa feeds. At yan po ang efekto sa ating sides na ginawa. Gumanda yung katawan nila. Tingnan niyo po. Ang problema, wala na tayong sides ngayon, naubos na. Diba po. Oops. Na ilang linggo lang sila na pinakain natin ng silage. Pero maganda yung resulta. So, gagawa pa tayo ulit ng silage basta may mga napier tayo. Ngayon po mga kaprobinsya, nakikita niyo na po kung ano ang epekto sa ating silage na ginawa dito. Pati yung katawan ni Pakbons gumanda. Yung liig ni Bitas. No. Kuy, ligo apo ro pro baka hajo. Pati yung isa dito, gumanda rin yung katawan. Dahil sa ating silage. Isang bangkil lang yung naubos nila pero kita agad natin yung epekto. Agwa po, was back. Doon sa loob, parang hindi siya maganda. Kasi katabi niya yung mga magandang klase natin. Si Kuan, Kungkung at si Bitas. Pero nang siya lang mag-isa, napakagwapo pala niya mga kaprobinsya. Oh. Hindi siya nagpahuli. Tapos, patangkad siya. Napaka-effective po mga kaprobinsya sa silage. Grabe no. Ang isang bangker lang yung naubos nila. Pero sunod, mga ito yung dahon na may ipakain natin. Dahon ng tubo. Sus, napakaganda sana pag may ulan pa. Malaki na sana yung mga napir natin dyan. Kakaunti lang sana yung makuha natin. Puno na yung ating bangker. Pwede na tayo magdagdag ng isang bangket. Noong una parang hindi ko siya pinapansin dahil hindi siya masyadong guwapo, tapos payat siya. Pero ngayon oh, makikita na po natin sa kanyang katawan ang epekto ng ating silage dito na ginawa. Sa sunod, yung palabasin natin yung ating Holstein, pero hindi natin siya palabasin. Katulad ngayon na mainit na yung panahon. Mahina yung resistensya niya sa init. Sa ngayon, yung tatlong baka lang muna. Nakawala yung isa. Dalaga isa ka na tapukan mag ika ng tsura at baka. Halo, ikaw. Lorido. Banda yung katawan sa ating mga baka, mga kaprobinsya. Pero dahil wala na tayong silage, baka mamayat sila. Pero pakainin lang natin sila ng feeds. Kung gumanda yung mga katawan sa ating mga baka doon, lalo na si Pugyo. Wait, behave. Yan.
Nagpahimas lang siya, pero hindi tayo magkumpiyansa. Dahil napakalakas na niya. Sa mga nakaraaraw po, nakakasa naman si Pugi. Pero walang bayad lang yon kasi pinsan ko yung may-ari. May taas yung gayong. Kaya yung bayad lang ko ng tao, yung doon lang yan, nagamay na. Gusto niya yung hinasimasin sa mga kaprobinsya? Kapag nasa harapan tayo, nanuwag to? Ah, laki ng bakaw. Sige, dito ka sakyan doon. Yung tainga niya, oh. Putulan to. Kainin naman natin sila ng mga tuyong dahon. Pero okay pa ba ng busa lang natin, ah? Limer. Si Limer po, mukhang pwede na itong butasan sa ilong. Kasi baka tigas po pag walang butas sa ilong yung mga baka. Si Pugi oh. Kami po dito mga kaprobinsya, nalakihan na po kami ni Pugi. Pero may nagsabi po na native si Pugi. Okay lang pag native sa paningin nila. Basta kami dito, para sa amin, hybrid ito ng konti, upgraded na ito. Hindi siya masyadong native. Pag native mga kaprobinsya, hindi umabot ng 100,000 yung presyo. Pero pag si Pugi yung ibita natin, more or less nasa mga 100,000. Lalo na pag panahon ng December, mataas yung presyo. Yung mga crayfish natin dito mga kaprobinsya, nagsimula na po silang dumami. May mga trailings na po sila. Pero hindi natin sila makita pag tuwing araw. Makikita lang natin sila tuwing gabi. Kasi sila po ay mga nocturnal. Active sila pag gabi. Yan o. At napakabilis lang dumami sa ating mga asula dito na nilagay. Nang tinina namin to sa mga nakaraan nating video, bago kami tumingin dito, tinanggal muna namin yung mga asula. At kakaunti lang yung tinira namin. At ngayon, no, nagsimula namang dumami yung asula natin dito. Napakaganda po yung resulta dito mga kaprobinsya. Kasi dalawa yung purpose natin. Habang nag-alaga tayo ng asula, may mga crayfish naman tayo sa ilalim. At balak ko po na magdagdag dito ng mga bato sa gilid natin ilagay. Para marami silang mapagtaguan. Yan o. Kita natin yung kanya bungot ng ating crayfish. Hindi ko po ma-imagine mga isang taon mula ngayon kung gaano na sila karami. So pwede na tayo mag-harvest. Madagdagan naman yung pang-ulam natin dito sa ating area. Mula sa isda, manok, pato, pabo, hanggang sa crayfish na naman. Noong una po inakala namin na hindi hiyang dito yung crayfish. Kasi may nakita po kami na inakala namin na patay. Pero yun pala ang mga balat ng ating crayfish. Kasi yung crayfish, magpalit sila ng balat. Pero dito, pwede din tayo dito maglagay ng crayfish. Pag dumami ng gusto yung mga crayfish natin. Pati doon sa ating mud pond, pwede tayo maglagay ng crayfish. At dito naman, may mga tilapia tayo dito na nilagay. At dito po, may isang eel tayo na nilagay or bais. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, habang naglilinis kami dito, kasi tinanggal namin yung tubig para maharvest yung mga tilapia. At yung naharvest namin dito ay nasa mga almost 11 kilos na tilapia. At yung mga tilapia na yon, hindi po tayo nagbigay ng feed sa kanila. Ang pinakain natin yung asula lang. Tapos habang hinarvest namin yung mga tilapia, may nakita kami na eel na medyo maliit pa. At doon po galing sa sapa yung eel na yon or bais. Bais po ang tawag sa amin. At dito sa host dumaan.
ang ginawa namin, ibinalik namin siya dito at nilagyan natin ng mga bato sa ilalim. Yung gulong andyan sa ilalim. Tapos nilagyan ng bato para hindi lumutang yung gulong. May nag-comment po na hindi natin dito ilagay yung ating eel kasi ubusin niya yung ating tilapia. Pero yung mga tilapia natin dito, mukhang malaki na sila. Hindi pa sila kayang kainin ng ating eel dito. Kasi mahilig daw ng mga fingerlings o mga similia yung eel. Lalo na pag andun sa ating crayfish. Paborito daw ng eel na kainin yung crayfish natin. Pero hindi naman siya makapunta doon kasi yung tubig natin, oh, hindi naman siya marami. Hindi katulad dati na puno yung tubig. Binawasan namin ng kunti. In-adjust namin yung outlet niya para hindi mapuno yung ating pan. So hindi siya makapunta doon sa kabilang pan na may crayfish. Nakaharvest po tayo dito ng azula. Isang balde lang yung kunin natin. Bigay natin sa ating mga tilapia. Ano lang po yung fingerling, o, sa dumay. Lahat yung itsura ng ulo, tilapia agad sa mga buri mo, no. Tilapia na siya. Kaya ba, kre? Kaya mo? Oo. Ah, tilapia. Tilapia, lahat yung mga rimurin po. Si Paul mo do, tumulong sa kanila dito sa are. Abi do, bring ko si Paul at mo. Subukan naman natin na tugisin yung ating tilapia dito. Baka makuha lang namin na hindi kailangan tanggalin yung tubig. Pero, lalain-lain mo siya. Sa dakpo na po nila. Ito, doon lang sa dulo yung tilapia natin. Natunugan niya tayo. Ipaprito na ako sa ninyo ng dahil na makuha na siya rin. Ito. Hello, bro. Palpa, baliha. Takot siya. Nakita niya siguro. Adi, Rajo. To. Eh. Adi, pa. Ito doon. Putik ka ngayon. Mati ah. Ay, tagal ako sa kao. Mm-hmm.
Tinoy na eh, hoy. Tara, hindi na ito makuha. Yung tilapia namin dito, oh, hindi namin mahuli. Parang palos. Napakadulas. Mailap. Pati yung mga koy, natakot na tuloy. Maglaan lang tayo ng panahon para sa kanya. Tanggalin natin lahat yung tubig dito, tapos inisan yung pan at saka hulihin siya. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Manok na halang-halang, na may gata, na may gabi. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Duda ko. Ikat yung dyan ay. Wala na. Ang duda na. Kanang nipis-nipis na din ay. Sabaga niyo. Pacheck up, doktor. Nipis yung din ay ininom. Yan mo, sakit mo. Huwag ka na libo. Malibre doon kung may sakit. Sakit na dyan. Sakit yung gasto. Sakit yung dina. Eh, pero huwag makuhaan. Siya, makikita yan ang pariwaga.